Good morning po and welcome back sa Panahon TV. May kamag-anak ka ba abroad? At nais mo rin silang maging aware sa magiging lagay ng panahon? Naku, narito po ang weather forecast ng PAGASA sa mga bansa sa Asia at mga bansang kasapi ng ASEAN. Unahin natin sa may bahagi ng Tokyo, inaasahan natin itong mga tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na oras. Dulot po yan itong maulap na panahon na posibleng umiral. Mas maaliwalas na panahon naman yung naghihintay dito sa may Seoul sa Beijing, Taiwan, sa may bahagi rin ng Hong Kong sa China. Punta naman tayo sa ASEAN countries, inaasahan natin itong maulap na kalangitan na posibleng magdulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms dito po yan sa may Thailand at sa may Indonesia. Mas maaliwalas na weather condition naman itong iiral sa Malaysia at sa Singapore habang sa may Cambodia, bagamat magpapakita si haring araw ay posible pa rin yung mga pag-ulan. Sa may bahagi naman itong Myanmar, gayon din sa may Vietnam, Brunei at sa Lao PDR, inaasahan natin yung mga tsansa ng pag-unan sa kabila po yan ng generally fair weather condition. Check naman natin yung magiging lagay ng panahon sa iba't iba pang bahagi ng mundo. Sa may bahagi nitong Washington DC, gayon din sa may Ottawa, Ontario sa Canada, inaasahan nating magpapakita si haring araw, habang dito naman sa Los Angeles, gayon din sa may Edmonton, Alberta, inaasahan natin itong maulap na kalangitan at posible yung mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Asia at Middle East, mainit pa rin dito sa may bahagi ng Dubai at sa Kuwait kung saan ang temperatura natin sa pagitan po ng 33 hanggang sa 47 degrees Celsius sa mga susunod na oras. Sa bahagi naman ng Rome at pati dito sa may Paris, London at sa may Berlin, inaasahan natin itong maulap na panahon habang generally fair weather condition, itong iiral dito sa Madrid sa bahagi po yan ng Espanya. At panghuli na lamang natin sa Australia at New Zealand, inaasahan natin yung maulap na panahon na may kasamang mga pag-ulan. Dito po yan sa Melbourne, gayon din sa may Canberra. Generally fair weather condition naman, itong maaring umiral. Dito po yan sa Wellington, gayon din sa may Auckland sa New Zealand. At samantala, bukod sa habagat, kabilang din sa mga nagpapaulan sa atin ang mga thunderstorms. Kaya naman narito yung mga dapat nating malaman kaugnay nito. Ayon po sa PAGASA, tatlong proseso yung dinadaanan para mabuo yung mga thunderstorms. Unang-una po natin itong towering cumulus stage, kung saan dito nagsisimulang makompleto yung mga pangunahing ingredients sa cumulonimbus clouds. So kabilang po dyan yung moisture, lifting at unstable atmosphere. Kung titingnan naman natin itong mature stage, dito po patuloy na nadadagdagan yung laki ng mga kaulapan at ito nga masusundan na po ito ng mga pag-ulan. Pagtungtong naman itong dissipating stage, nagsisimula ng mag-collapse yung mga kaulapan dahil hindi na po ito kayang isustain yung init at mga basang hangin na siya namang nagdadala nga ng mga pag-ulan. At samantalang napansin nyo rin ba na madalas ding maglabas itong PAGASA ng mga abiso, kaya alamin natin yung kahulugan ng mga thunderstorm advisories mula sa PAGASA. Unang-una po, kapag sinabi nating thunderstorm information, ibig sabihin yan ay mababa lamang yung mga tsansa ng pag-ulan sa susunod po yan na 12 oras. Ang thunderstorm watch naman nangangahulugan na mataas yung tsansa ng mga pag-ulan sa susunod po yan na 12 hours. At kapag sinabi nating thunderstorm advisory, ibig sabihin yan, sa loob ng 2 oras mula po sa oras ng anunsyo, ay tiyak na po ang pagkakaroon ng pag-ulan sa mga apektadong lugar. Ibig sabihin po yan, dapat ng paghandaan ng mga residente yung posibilidad ng pagbaha. At kaugnay pa rin po nitong napapadalas ng mga pag-ulan, narito naman yung mga numerong dapat tandaan sa mga oras ng emergencies. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. NDRRMC 911-5061, Bureau of Fire Protection 426-3812, Philippine National Police 117, PAGASA 833-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOCS 426-1468-79, at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300.
Department of Health 711-1001, DSWD 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.